Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR, Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. My name is Eliza, and I am a mom of two lovely girls. Matagal na akong nakikinig sa inyo, pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob para ipadala ang kwento kong ito. Actually, habang sinusulat ko ito, nahihiya ako sa mga nagawa ko. Pero sabi kasi ng kaibigan ko, maganda raw i-share ko ang experience kong ito sa inyo kasi alam daw niya na maiintindihan niyo ko. Popoy at Bea, let me start my story. When I married my husband Gino noong 2016, matagal na kami magkakilala ng husband ko. We were friends before naging officially kami. After nga naming makagraduate, masasabi ko na mas naging matindi ang pagmamahalan namin para sa isa't isa. Kaya nga, a few years after, nag-decide na rin kaming magpakasal ni Gino. Napag-usapan kasi namin ni Gino at it was the next logical step. Kaya we took it. Super proud ako kay Gino noon kasi talagang naging mas responsable siya after naming ikasal. Parang mas naging mature siya overall. Pinagbuti kasi ni Gino ang trabaho niya. He really wanted to be the best provider na he can be. Kaya kahit wala pa kaming isang taong kasal, naging maluwag ang buhay namin kahit papaano. Ako naman, Popoy at Bea, ay nag-start ng maliit na tour business. Bilang hindi na ako ni-require na magtrabaho ni Gino, basta gawin ko lang daw ang gusto kong gawin at siya na ang bahala sa lahat. Popoy at Bea, dito na ako aamin. Habang busy sa trabaho ang asawa ko, ay may ginagawa akong kasalanan sa kanya. Tuwing nasa tour ako, may nakakasama akong guy. Itago na lang natin sa pangalan na William. At nagkaroon kami ng relasyon tuwing nasa biyahe kami. Noong nalaman nga ito ng asawa ko, ay talagang naiyak siya. Hindi daw ba siya sapat para gawin ko yon sa kanya? Inexpect ko na magagalit sa akin si Gino. Yung tipong magwawala at bigla-bigla na lang akong papalayasin. Popoy at Bea, hindi ganon ang nangyari. Kalmado lang si Gino. Tinanong niya ako kung anong rason ko. Pagkatapos noon, humingi na ako ng tawad sa kanya at nangakong hinding-hindi ko na uulitin ang mga ginawa ko. Sinira ko na rin ang business kong tours para mapatunayan sa asawa ko na hindi na ako uulit. Popoy at Bea, dito ko na nga na-realize na wala na mas hahalaga pa sa isang taong nagmamahal sa'yo ng buong buo at totoo. Kapag nakita mo na ang taong ganito, ay hindi mo ito dapat basta-basta na lang sasaktan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Oras natin, it's 1:35 at yun na nga, yung first part pa lang, okay, first part pa lang yun ng kwento ni Eliza kung saan, ayun nga, ang asawa niyang si Gino na sabi sa kanya is, I got you covered. Si Gino na daw ang bahala sa lahat, ang magpo-provide sa lahat. You do whatever you wanna do. At yun nga, si Eliza, nag-isip pa rin, syempre, ng pagkakakitaan. At yun nga, yung touring business niya, ganyan. At unfortunately, doon nga niya nakilala yung kanyang kaluguyo, yung kanyang lover, na itago na lang daw natin sa pangalang William. Ayan. Pero alam nyo, mga kamarkada, no?
wala kasi talaga sa ano eh, no? I mean, pag ilang beses na natin itong story na nag-umpisa with cheating. And one thing is for sure, wala sa sitwasyon, wala sa klase ng trabaho, wala sa syudad, sa bansa, yung magiging factors para mag-cheat ang isang tao. As in, ang dami na nating narinig ng mga cheating stories at iba-iba talaga ng mga sitwasyon, ng mga premises. So, ang tawag dito, walang formula para standard guidelines para mag-cheat ang isang tao. Nasa tao talaga yon. Alam mo yon, kahit pa sabihin natin napakabait ng asawa, kahit nga napakapogi ng asawa, napakaganda ng asawa. Diyos ko, dahil sa showbiz nga lang, di ba? Ang gaganda, ang gagwapo, ang yayaman na nila, pero naglolokohan pa rin sila. And alam mo yon, at mas lalo lang kasi na-highlight kasi mga showbiz celebrity sila, so alam mo yon, nalalaman ng halos lahat ng tao. Pero, di ba? Parang nasa kanila na ang lahat, pero for some reason, hindi pa rin talaga sila satisfied. Minsan nga wala na yung salitang satisfaction eh. Nasa excitement na lang. Alam mo yon, nasa thrill of something new. It's not really about satisfaction anymore. Kasi, alam mo yon, may mga tao na nasa kanila na lahat eh. Diba? Mabuting asawa, magagandang mga anak, may provided lahat, pero gumagawa pa rin ng kalokohan. Diba? Mayroon din naman, naghihirap, kapos sa pera, diba? Hindi maganda yung living situation, pero nagluloko din. Diba? So, it's not about finding the satisfaction anymore. It's not about happiness na lang. It's just really for the thrill, for the excitement, and or just malandi lang talaga. Diba? Malandi lang talaga kasi madami dyan. Satisfied yung mga yan sa asawa nila. Alam mo yun, nakukuha lahat ng happiness sa asawa nila. Pero hindi lang talaga maka-know sa, anong tawag dito? Maka-know sa mga tukso. Yung curiosity, what if tikmang ko tong tao na to? What if, diba? Yung mga ganun, dun lang naman kasi nag-uumpisa yun eh. Kasi yan, kaya nga na sinabi ko, ang dami dyan na nasa kanila lang lahat. Or may pwede rin normal lang lahat. Alam mo yon, hindi naman sobrang yaman, hindi mahirap, hindi maayos naman yung tirahan, alam mo yon, pero gumagawa pa rin ng kalokohan. So wala talagang standard na sinusundan na factors, formula or something like that. Ang mga manluloko, nasa kanila talaga yon. And dito sa story na to ni Eliza. Napakaswerte niya, no? Ang swerte niya, dahil nung nalaman ng asawa niya na nagloloko siya, kalmado lang daw si Gino. Umiyak, oo, syempre, nagpakita pa rin naman ng emotions, pero kalmado lang. Kasi kung sa iba yan, ay Diyos ko day, we don't know anong pwedeng gawin. Kasi ang dami nating naririnig din ng storya ng crime of passion. Diba? Na niloko siya ng asawa niya, nagdilim ang paningin. Kaya alam mo yun, napakaswerte ni Eliza nung nalaman ng asawa niyang niloloko siya. Kalmado lang. At umiyak, oo. Pero alam mo yun, hindi naman siya sinaktan and hindi siya pinalayas gaya ng inaasahan niya. And ang bait actually. Ang bait nito ni Gino. Pero first part pa lang yan. And nakaka-curious kasi yung hashtag na binayaran ko. Bilang sa first part ng storya, wala pa naman ako nakikita ang factors na binayaran niya. Oo, yung pagkakasala niya. Sorry, kinlear ko lang yung throat ko. May sabit. So, I'm curious, saang parte o ano kaya ang mangyayari para magamit yung hashtag na binayaran ko. And buti na lang, tama din yung ginawa nito ni Eliza, ni sinarado niya yung kanyang business para somehow makapagbigay ng assurance kay Gino na, alam mo yun, sincere ako sa sinasabi ko na pagbabago na I will make it up to you na I am not going to do whatever I did again. And, pero alam nyo,
may mga storya din tayo naririnig na, let's say, gumawa ng kalokohan, oo, dito sa workplace. Pero hindi kaya pa rin mag-resign, hindi pa rin kayang lumipat. For so many factors, pwedeng mahirap humanap ng ibang trabaho. Or pwedeng defensive pa rin sila na, okay, dito ko sa workplace na meet yung kalaguyo ko. But you know, we ended things na, hindi na kami magpapansinan. I can assure you that, and then that's it. And aminin niyo, that's kind of difficult to ano pa din, to accept, knowing na andiyan ka pa rin sa lugar na yan kung saan na meet mo at gumawa ka ng kalokohan, pero alam mo yon, hindi mo pa rin binibitawan. I don't know, iba-iba kasi, case to case talaga. And pero buti na lang dito sa letter sender natin, yun yung isang good factor na ginawa niya, binitawan niya yung business niya para alam mo yon, hindi niya makita kung sino man yung kalaguyo niya ng yon. At alam mo yon, hindi na rin mag-isipan ng kung ano-ano si Gino. Magbasa tayo ng ilan sa comment section. Ayan. Sabi ni Jasper Gempeson, hindi namin naabutan yung first part, Ate Bea. Pero, pa-shoutout kami dito sa Hazaphone. Hazaphone? Hazaphone. Israel. Ayan. Paki-shoutout din po si Bembem. Hindi na siya Hunter. Ay, si Bembem! Yung ano? Mamasang Hunter. Oo, at si Christian Magalona, aka Nognog, na sunog na dahil sa sobrang init. Ayan. Late na naman kayo, late na nga ako, mas late pa pala kayo, nakakaloka. Manood kayo ng replay. Kailangan ano kayo, present kayo sa replay, attendance nyo yan. Ito si Annabelle de la Peña Bongo, sabi niya, yes, kung sa ibang lalaki yan, hiwalay agad-agad. And, hiwalay agad-agad. Ang puti sa decolor. Swerte kasi ni ate, pinatawad siya ni Gino. And alam nyo, it's kinda rare din ha, para sa lalaki ang magpatawad. Well, ako, base dun sa dami na ng kwento na nabasa ko, letters na na-receive, mas nagpapatawad madalas yung babae sa asawa niyang lalaki, mas tinatanggap. Pero if it's the other way around, ay, Diyos ko, talagang gera kung gera, meron at merong masasaktan. Could it be physically or emotionally? Alam mo yon? I don't know, no? Parang ano? Oo. Based on my experience lang, not my experience, personal experience, pero dun sa mga natatanggap naming letter dito sa MOR, kapag kayo lalaki yung nagkamali, it's, hindi naman sa, ano, lack of better word, easier for the woman to forgive their husbands. Pero it's kind of complicated for the husband to forgive the woman. Kasi parang ano, no, may factor na kapag ka babae ang nagloko, talagang nakaka-ano, may mga ganun eh, pag-iisip talaga nakakababa ng pagkatao. Pero pag lalaki ang nagloko, parang ano, it's a normal thing. Alam mo, it's mas acceptable. Parang, I don't know. It's really, ano, ang tawag dito, it's kind of unfair pagka ganon. Kaya nga, nasasabi natin ang swerte ni Ate Eliza, pinatawad siya ni ano, ni Gino. Kasi kung sa iba yan, ay Diyos ko, baka masapak ka na, Eliza, masakal ka na, mapalayas ka na, di ba? It's really complicated. Pero case-to-case basis naman, ano. Sabi ni Joanna Marie Betrolio sa YouTube channel natin, pero kinakabahan pa rin ako sa second part. Baka maisusumbat pa din ni Kuya yung pagluloko ni ate. Yun na nga eh. Kasi sa first part, wala pa yung hindi ko pa na-feel yung hashtag Dear MOR binayaran ko. Ang ginawa pa lang naman is nagsara siya ng business. So, para masabi natin binayaran niya, pinagbayaran niya, it has to be something really, ano no, really grabe. Kaya alam nyo, huwag na natin patagalin. Sige, tara na. Pumunta na tayo sa second part. Bilang oras natin ay 1:45 na. Let's go na. Alamin na natin ano ba ang susunod na mangyayari dito sa storya ni Eliza sa hashtag Dear MOR, binayaran ko. Popoy at Bea, for the most part, naging okay naman kami ni Gino after nung insidente. Actually, parang nag-back to normal lang kami. Ganun pa rin ang asawa ko, sweet and caring,
and I always give it back. Araw-araw gumigising ako ng maaga para ipaghanda ng breakfast ang asawa ko. Lagi din ako nagme-message sa kanya para kamustahin siya sa work. Nagbago na talaga ako, Popoy at Bea. Noong sinabi ko kay Gino na hindi ko siya lolokohin, ay talagang sinabuhay ko. Happy naman ako kahit papaano kasi napagdaanan namin ng asawa ko ang pinakapangit na part ng pagsasama namin. Or so I thought. Popoy at Bea, nagsimula ang lahat nung nag-umpisang mag-message si Gino sa akin kapag umaalis ako ng bahay kasama ng mga kaibigan ko. Higit sa message, eh lagi ring tumatawag ang asawa ko kung nasan ako. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang ganitong paghihigpit niya sa akin, pero sabi ko sa sarili ko ay okay lang. Baka talagang hindi pa nakaka-get over si Gino sa ginawa ko noon. I brush it off lang. Inisip ko na lang na baka talagang nagpapaka-protective lang ang asawa ko. Lumipas nga ang panahon, nagkaanak na nga kami ni Gino, and never nang nawala ang paghihigpit sa akin ng asawa ko. Popoy at Bea, lahat na lang ng kilos ko, bantay sarado si Gino. Na ultimo pagpunta ko sa grocery, kailangan alam niya kung anong oras ako uuwi. At Popoy at Bea, wala na sana akong balak na i-confront, kaso talagang nakakasakal na ang ginagawa ni Gino sa akin. Noong nagkaroon nga ng chance na makausap ko si Gino, eh talagang nilatag ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko naman sa kanya na yes, nagkasala ako, and I know hindi ko yung dapat ginawa. Pero nagsisisi na ako. Nagbago na ako and never ko siyang binigyan ng reason para pagdudahan ako. Hindi ko alam kung magagalit ako o madidisappoint sa mga sinabi sa akin ni Gino sa reasons niya. Popoy at Bea, nagkausap daw kasi si Gino at ang mga kabarkada niya. Sinabi daw ng mga friends niya na sobrang bait naman daw niya sa akin para mapatawad niya ako kaagad-agad. Kung sila daw yung paghihigpitan o kung sila daw yung paghihigpitan na nila ang mga asawa nila. Nakakaloka honestly. Napaka-toxic na mentality. I mean, yes, nagkasala ako, pero I can change. People can change for the better. Ano yon? Dahil sa peer pressure? Dahil feeling nga ng mga friends niya, nakalusot ako kay Gino, ganito na ang gagawin niya sa akin? Sobra naman ata yun. Popoy at Bea, the moment ay okay naman kami ni Gino, pero I made sure na naiintindihan niya yung sinabi ko. Sinners can be redeemed. Tao lang ako. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Gusto ko sanang malaman kung anong say niyo sa kwento ko. More power sa inyo at sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Eliza. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Oras natin mga kabarkada, it's 1:54. Diyan na nga nagtatapos yung letter na pinadala sa atin ni Kumaring Eliza. Na may hashtag Dear MOR binayaran ko. At yun pala yun. Yun pala, sa second part pala natin makikita yung factor na binayaran niya. Which is, ano ulit Eliza? Saan ka nga ulit nagbayad? Hindi, joke lang. Hindi, Eliza, una sa lahat, thank you so much for sending your letter, for being honest at sa pag-amin mo ng, anong tawag dito, ng ginawa mo. Pero I hope you also understand na kapag sumulat kayo dito, hindi lahat ng sumusulat dito ay kinakampihan natin. Siyempre, sumulat kayo dito at alam nyo, mayroon kayong personal consent na makakarinig kayo ng real talk.
di ba? Hindi lang mula sa akin, kundi syempre lalong-lalo na dyan sa mga kamarkada natin sa comment section na talagang maraming masisay at I'm pretty sure marami dyan na makaka-relate. Pwedeng mga nagloko or pwedeng mga naloko na. And syempre guys, alam niyo na, didiretso natin si ating Eliza na, well, aware naman tayo, oo, na mali yung ginawa mo. Pero when it comes dun sa reklamo mo na pinaghihigpitan ka, hindi ko alam kung kumpleto ba yung impormasyong binigay mo. Pero ang nakita ko lang kasi na ginawang paghihigpit sa'yo is kailangan up-to-date ka sa schedule mo sa asawa mo. Na kailangan alam niya saan ka pupunta, alam niya anong oras ka aalis, anong oras ka uuwi, at sino mga kasama mo, at palagi kanyang tinatawagan. Siguro mga kamorkada, I don't know about you, pero those things are so normal sa amin ng asawa ko. I mean, we always update each other. We always call each other, lalo na kapag hindi kami magkasama. Oo. And siguro mga kamorkada, si Gino tsaka si Eliza, before the cheating incident, hindi sila ganun. Could be. Hindi sila palaging updated sa isa't isa. Like, hindi sila required to tell kung nasaan sila, ano oras sila uuwi, or sinong kasama nila. Para masyukit ng ganon si Eliza after niyang mag-cheat at biglang naging ganon na siya Kuya Gino. Yung palaging nagtatanong and everything. Again, hindi ko alam kung kumpleto yung sinabi mong detalye, Eliza. Pero personally, hindi pa siya like yung sobrang grabe for me. Yung palagi kang tinatanong kung nasan ka at kailangan ina-update mo yung asawa mo. Na dapat naman talaga ay ginagawa. Actually, kahit mag-jowa pa lang, I don't know kung bakit may mga tao na super sensitive sa pag-update, sa pagsagot ng mga tawag, yung mga ganyan, yung ayaw nilang kinukulit sila. I don't know bakit may mga ganun mga ano. Pero it's a language, it's a love language. It's a form of, it's a way para ipakita sa'yo ng partner mo na mahal ka nila, na they care about you, they are concerned about you and your safety. Alam mo yun? Pero para gano'n na maging reaction mo, siguro hindi sila sanay ng mga kamarkada. Si Gino tsaka si Eliza. Sa gano'ng klaseng setup. Tapos, kaya para kay Eliza, gano'n na lang siya kanasasakal. Doon sa ginagawa ni Gino na paghihigpit. Oo, maybe yung ganyan, paghihigpit na para kay Eliza. Kasi nga, hindi nila nakasanayan. Ngayon, doon naman sa factor Eliza, na nung tinanong mo si Gino, why are you being like that to me? Oo, tapos ang sinagot sa'yo, ang sinagot sa'yo ni Gino, sabi kasi ng mga kaibigan ko, ganyan-ganyan, oo, kaya ginagawa ko to, ganyan-ganyan. Well, sinabi ni Gino na nag-usap sila ng mga kaibigan nila. Pero may sariling pag-iisip si Gino, ating Eliza. I'm pretty sure gusto rin niya talagang gawin yan. Gusto rin talaga niyang, alam mo yon, yun yung paraan niya para mapakalma yung sarili niya. At yung utak niya na, no, hindi nagagawa ng kalokohan si Eliza. Kaya I just have to, you know her schedule, kung nasan siya, sino mga kasama niya. I'm sure hindi lang yun dahil sa mga kaibigan. Na kay Kuya Gino din yun. And ito nga mga kamarkada, yung isang example na anong tawag dito na kailangan yung maintindihan bago kayo gumawa ng kalokohan, na kung ano man yung gawin nyo ngayon, meron niyang permanent damage. Meron niyang permanent effects sa relationship nyo na hindi mo na mare-reverse. Na hindi mo na mababalik sa dati yung normal. Or kung mabalik nyo man sa dati, mukha lang. Pero alam mo yon, the history is still there, the memories of the pain is still there. So hindi na siya like brand new. For that to happen, kailangan magka-amnesia kayo pareho at yung mga tao sa paligid ninyo. Gets mo ba? So para dun sa mga gumagawa ng kalokohan, I hate to say this, but somehow, you don't have the right to question kung ano man yung magiging reaksyon ng mga taong sinaktan ninyo. Kasi dapat alam nyo na eh, na that could happen, that will happen, kapag meron kayong ginawang kalokohan.
Tapos para questionin ninyo yung magiging reaction nila. Aba, sinuswerte naman ata kayo. 'Di ba? Tapos para maging entitled pa kayo na nagsisi naman na ako eh. Nagsorry naman na ako. O bakit ganyan ka pa rin? Like, wow, pag nabasag ba yung plato, mababalik mo ba with a mighty bond? Same as it was, walang crack, walang sign na nabasag. Hindi na, di ba? So, tanggapin nyo mga kamorkada. Pag nagkasala kayo, pwede pa kayong makaramdam ng alam mo, pwede kayong maka-experience ng grabe talagang klase ng balik. And huwag nyong ko-questionin yun. Kasi you had the choice to make kalokohan or not. Pero pinili nyo gumawa ng kalokohan. Di pagdosahan nyo yung epekto ng ginawa ninyo. Yun, di ba? And, maring Eliza, obviously, hindi pa nakaka-move on yung asawa mo dun sa ginawa mo. So, dapat bigyan mo naman siya ng ano, ang tawag dito, bigyan mo naman siya ng time para kahit papaano mahimasmasan muna, hindi makakalimot, pero kahit papaano makaka-move on, matatanggap yung nangyari. Diba? Alam mo yon. Bigyan mo ng time. At saka, anong tawag dito? Yung mga ginawa ni ating Eliza, yung sinabi niya na palagi ko nang pinagluluto ng breakfast, inaasikaso ko na ganyan-ganyan, doon ako medyo na ano na, hindi ba dapat it's a normal thing to do? Hindi ka bumabawi. Hindi yun pagbawi. Ginagawa mo lang yung normal na ginagawa dapat ng isang partner, ng isang asawa, or alam mo yon, girlfriend or boyfriend. Diba? May mga ano talaga eh, may mga tao talagang ganyan mga kamorkada na pagka nagkasala sila, feeling nila kung ano lang yung kaya nilang ibigay, pwede na, sapat na. Kung ano lang para sa kanila yung best effort nila, eh yun na yun. It doesn't work that way eh. Diba? Ang may say nito, yung taong nasaktan. Siya ang magsasabi, siya ang may karapatang mag-declare na, okay, napatawad na kita, okay na ako, I cannot forget what happened, pero I can live with it. Alam mo yun, hindi dapat nagde-demand yung nagsusorry. Napatawarin mo na ako, diba? Nakakaaling yun. Hindi lang sa ano ha, hindi lang sa mga cheating na mga ganyan. Yung pagkakasala in general. Ang daming ganyan na siya lang ay nagkasala, siya pa yung magda-demand, patawarin mo na ako ng sorry na ako eh. Diba? I don't know talaga. O eto, basa tayo. Sabi ni Ken Bayona, okay? Tapos si Gino pa ang mali at ikaw magrereklamo. Sinimulan mo yan kaya dapat tiisin mo dahil matagal at mahirap maibalik ang tiwala. Word. Yeah. Si Renny Boy, basahin natin. Renny Boy, anong masasabi mo? Tiwala kasi yung sinira mo ate. Buti sana kung pader lang na pwede sanang mapalitadahan. Eh kaso tiwala yan. Parang salamin yan. Mabuo mo man, may lamat na. Sorry pero nauunawaan ko pa tong si paring Gino. Lalo na at naranasan ko ring maloko. Kaya ngayon, takot na ako mag-jowa. Este, takot na ako kay Assorted Lovebirds. Anyway, punta tayo dito sa YouTube channel natin. Si Jenny Parker. Eliza, kahit halikan mo pa ang paan ng asawa mo, never mo nang maibabalik sa dati ang lahat. If I were you, makikipaghiwalay na lang ako kesa dumating sa point na masaktan ka pa ni Gino. Uy, wag naman ganun, Jenny Parker. Parang hindi pa nga ganun kagrabe. For me, kapag kaganyan yung sitwasyon, hindi pa siya ganun kagrabe na kaparusahan. Alam mo yon, dun sa ginawang panloloko ni ano, para mauwi sa hiwalayan. I mean, kung ganyan lang din naman, hindi pinaghihipitan mo ko, may kipaghiwalay ako sa'yo, eto gano'ng kababaw yung pagmamahalan nila, di ba? Si Kevin Binuya, Eliza, dapat matuwa ka kasi naghihigpit sa'yo si Gino. Meaning nun, mahal ka pa niya at ayaw kanya mawala sa kanya. Huwag mo nahintayin sa point na wala siyang pake sa'yo. Pasalamat ka, ayan lang inabot mo. Actually, I mean, Eliza, not to compare with other situations na katulad ng sa inyo,
Pero, oo eh. I mean, hindi pa yan yung pinakagrabing pwede mong maranasan kapag ka nagloko ka. For me, ha, napakaswerte mo pa na pinaghihigpitan ka lang. Na honestly, napakadali lang. Ako, for me, napakadali lang i-update yung asawa, sagutin yung mga tawag niya, sabihin kung sino yung mga kasama mo. Lalo na kung wala ka namang ginagawang masama na, di ba? I mean, for me, mas ma-offend ako, mas masasaktan ako pag hindi ako hinahanap ng asawa ko. Alam mo yun? Kapag ka, ang tawag ito, ilang oras na akong nawawala, ilang oras na akong hindi nagpaparamdam sa text, aba hindi pa rin ako hinahanap? Diba? Alam mo yung ganon? Doon ako mas maaaning. Doon ako mas masasaktan. Kaya, I don't know, Eliza, ha? Sana pag-isipan mong mabuti. Kasi ang nangyayari, huwag kang mag-focus doon sa anong ginagawa ni Gino. Mag-focus ka muna doon sa sarili mo at doon sa, ang tawag dito, sa pagre-repent mo doon sa kasalanan mo. Yun muna yung hanapan mo ng butas, hanapan ng mali, kesa doon sa asawa mo. Para lang, I don't know, para lang meron kang maibalik. Para lang masabi mo na dapat equal pa rin kayo kahit ba may ginawa ka ng kasalanan. Diba? Si Marky TV, mabait asawa mo, oo, madali siya magpatawad. But, never niya makakalimutan yung minsang sinaktan mo siya. Once nabasag na yung tiwala, kahit pa iglo, may lamat na yan, kaya huwag mag-expect ng tiwala ulit sa'yo na 100%. Yon. Si Joanna Marie Betrolio, kung kaya mo pang i-please o i-please mo pa at pag-usapan nyo, total ikaw naman nagloko. Pero kung di mo na kaya at nasasakal ka na kamo, kasi nga, naglandi ka, di tama na simple. Ano tama ba? Joanna Marie Betrolio. Oo. May chika dito si, May chika dito si Makoy. Sabi niya, masyadong maraming freedom si Gino at the start of the relationship. Pwedeng ganon, maluwag sila sa isa't isa. Eh, ano ngayon, di ba? Regardless. I mean, ito pa yung ganyan. Eh kasi masyado ka naging maluwag, kaya nagloko. Ay, hindi! Maluwag ka man, mahigpit ka man. Kung magloloko yan, magloloko yan. Oo. Hindi dapat isisi yung maluwag ka or mahigpit ka. Kung magloloko, gagawa at gagawa ng paraan yan para magloko. Ganun yun. Si Paulette Perez, anong saan nang galing? Malamang nagloko ka, kaya may trust issue na siya. Gusto ng husband mo ng assurance, so you must understand and accept that. Oo, yung sinabi ni ating Eliza, hindi niya daw alam saan nang gagaling. Ating. Alam mo, hindi na ako, hindi na ako masyadong chika pa, Eliza. Sana na naiintindihan mo. Eliza, ha? To be completely honest, medyo toned down pa akong chumika nito. Oo. Toned down pa ako nito kasi wala si Popoy. Wala si Popoy, nakokontrol sa bunganga ako. Kaya alam mo yon, medyo I'm trying to calm myself at ayoko namang masyado maging harsh sa'yo dahil I'm trying to tell you my message as calm as I can at nakikita mo naman yung mga comment dyan ng mga kamorkada natin. I hope nababasa mo and I hope maliwanagan ka na doon sa sitwasyon ninyo. Hindi naman sa pero yung mga ganyang pag-uugali. I'm not saying you're like this, Eliza, pero isa yan sa mga possible signs ng, alam mo yung narcissistic behavior na siya na yung nagkasala pero dapat ang favor nasa kanya pa din. Like, siya na yung nagkasala pero nasa term pa rin niya kung ano yung mangyayari. Dapat mapatawad mo siya at his or her own terms. Alam yung mga ganun, oo. Pero I'm not saying ganun ka, Eliza. I'm just saying may mga taong ganyan at yun yung isang sign or manifestation ng narcissistic behavior. So, ating Eliza, ang overall, ang masasabi lang namin sa'yo is, huwag mo munang isipan ng masama yung asawa mo. Mag-focus ka muna sa sarili mo kung paano ka babawi, paano mo siya mabibigyan ng assurance na wala ka na talagang gagawin. At yung sinasabi mong babawi ka pa, doblehin mo. Kasi yung mga sinabi mo sa akin na mga
ito yung sinabi mo sa akin na mga pagbawi mo kuno are just normal. They're not out of the ordinary extra step ng pagbawi. Those are just normal things na ginagawa ng isang partner. So alam mo yun, mag-isip ka pa, Eliza. Mag-isip ka pa ng mga pwede mong gawin. I'm not saying bumili ka ng mga bonggang regalo. Pero I think ibigay mo kung ano ang gusto at kailangan ng asawa mo. Kasi you owe it to him. Dahil sinaktan mo siya at gumawa ka ng hindi maganda sa kanya. Okay? Anyway, maraming salamat guys at sinamahan niyo ako ngayon and I don't feel alone. Ay, sorry, nabingi ba kayo? Salamat at sinamahan niyo ako. Maraming salamat sa mga naging active dyan sa comment section. And you know what? Sa lahat ng mga viewers dyan na never pang nakaranas mag-comment, I encourage you, mag-comment na kayo. Promise, hindi kita masyadong bubudulin. Pero try nyo lang mag-comment. Alam ko, marami dyan yung may mga comment, may mga saloobin. I-share nyo lang. Para alam mo yon, ma-experience mo, maranasan mo yung, alam mo, yung full experience bilang isang kamarkada na follower ng Dear MOR. Interact lang sa comment section at makakahanap ka dyan ng mga friends. Pwede mo bang pansinin yung mga mag-comment sa'yo. Feel mo lang mag-comment. Go, go, go. Basta try mo lang para mas ma-enjoy mo ang pakikinig at panonood ng MOR. Entertainment. Hindi lang ng Dear MOR, kundi lahat ng programang umi-ere dito. Okay? But anyway, maraming salamat guys sa pagsama sa akin. Kita-kits tomorrow. I hope kasama rin natin si Popoy. At gaya ng palagang sinasabi ni Popoyski, you stay safe, stay healthy, stay in love, and stay happy. See you tomorrow guys. Thank you so much. Love you, pero kay Ready Boy. Charot. Bye-bye.